lychee, granola, carrots, cabbage. Lagyan na siya ng mantika sa kawali. Luluto po siya ng instant pancit bihon. Ito po siya. Yan. Nakaripak na. Niluluto na lang. May mga kasama na siyang sauce. Ang galing, galing, di ba? Lagyan niya ng binili niyang baboy na may taba-taba. Ibang klase. Inuna ang carrots sa kanila daw ang baboy. Mix-mix. Hanggang mabiling. Mix-mix-mix. Okay, magluto. So, yun na. Ito, hindi ako pwede. Hindi ako makapagluto na dry cut. Kaya pwede. Ako hindi. Pero, madali siyang magluto sa cut. Sa tawag din ibang kandak sa atin hindi ko huwag na magsyado maglagay ng mga kulay-kulay kama na sa akin yung resolyo kasi lagyan lang yun ng carrots nalimutan yung lagyan ng sibuya lagyan yung sumaka yan, yun ako akong tirang sibuya sa loob ng ref. Sabi ko, sayang naman yun. Ang tagal ko na yung nagalit. Kunti lang kasi kinuha ko doon sa sibuyas. Kaya, ano, nandekot pa. Ano, nanguha pa sa loob ng ref. Para idagdag ka ng gulay na sibuyas. Dali lang naman siya mag-slice it. Mabilis. Nahalan si Batman dyan, oh. Wala na, baka hindi pa niya hugasan yan. Plastic na kasi yan, eh. Nakasilk. Kasi yung tira, no? Araw ka na? Araw na. Ata yan, saki, saki ni. Hindi na nakasama ka? Ito si Rezo ko, yung nakanin. Hinugasan daw pala siya. Eh, naghahanap ako ng sibuyas. Sorry. Ano kung makita hinugasan niya? Ang tawag ito siya. Kaya natin ang makukasin ka dito naman. Lagyan na niya. Kasi tinanong ko, hinugasan mo na ba? Nagsaw ko na, sabi niya. Ba't di mo nakita? Eh, nasa loob ako. Nang rap, naghahanap ng sibuyas. Kapag pa ay magtalo na naman. Natawa na lang siya. Kasi, sabihin ko ba naman nasa loob ako ng rap kanina? Ang tamang words dun ay, naghahanap ako ng sibuya sa loob ng ref. Hindi yung nasa loob ako ng ref. Kaya siya nagtawa. Yan, nilabas na niya naman ng pack. Nakaripak na bihon. Yan. Sabay buhos doon. Diba, mabilis lang siya. Instant na kasi siya. Pwede na siya ilagay sa kawali. Yan. Lagyan na niya ng konting tubig. Baka si pagluto, di ba? Dito ulit sa Pilipinas, marami pang chichibureche. Ibig sabihin, yung pancit bihon, babad pa sa tubig, di ba? Dito kasi, may nakaripak na rin dito. Cook na lang.
Yan, tapos may sauce na siya kasama din. Hindi mo na kailangan magtimpla-tipla. Kaya, super bilis lang ang paggawa ng pancit bihon. Kahapon kasi namalink kami. Tapos, nisipan kong kumain ng pancit bihon. Sabi ko, napapakain ako. Kaya, sabi ko, kung ano lang meron sa bahay, yun na lang ilagay na sa hood. Kaso, namili pa siya ng baboy. Tapos, sa karipolyo. Sabi ko, may sibuyas naman sa bahay. Sinaalala ko, isang bangunan last month ko pa yata yung nagamit. Nag-slice lang ako. Nirap ko lang sa saran wrap, nilagay ko sa loob ng ref. So, yan. Nagamit pa siya. Diba? Hindi naman siya mabubulo kasi nasa loob ng ref. Stop ko muna ito. Ayan. Yung sauce, lalagyan na niya yung sauce na nandito sa, ayan. Nandito sa loob ng ripak. Pusa niya doon. Lasang bihon din naman yan sa atin. Kaso, medyo may pagkakaiba lang. Siyempre, may halong lasang hapon. Pero, super sarap siya mga guys. Kaya nagustuhan ko eh. Buti nga na-discover ko na mayroon palang pancit bihon dito sa Japan na nakaripak. Na madali na lang siyang lutuin. Kasi, nasa loob na nitong ripak nito. Nabasa ko pa siya. Yaki beef. May oyster. Oyster sauce yung nasa loob. Yung sauce na ito. Yan. Nakasulat oyster. Naka-kanji at naka-katakana yung sulat. Pero naiintindihan ko siya. Namamalengke kami one time. Tapos nakita ko to. Sabi ko, parang pancit bihon to. May nakapagsabi rin sa akin Filipino kasi 182 calories siya nakasulat. Yung ano niya, noodles. Na meron daw pancit bihon na tinitinda sa supermarket. Sabi ko, saan kaya yung natatagpuan? So, hanap. Mas natagpuan ko nga. Oo nga, no. Sabi ko, hindi ka na maghirap magluto ng patuloy ng Philippine style. Japanese style. Madali lang siya. So, makakakain ka na ng instant na. Na ibig sabihin, madali siyang lutuin. Hindi mo na kailangan magbabad ng noodles sa tubig na matigas pa. Katulad sa Pilipinas, diba? So, ito malambot na siya eh. Sa luto, nakaripak nga kasi. Tapos, dagdagan mo na lang ng mga saho. Yun, makakain ka na. Paboritong pancit. Nalagay siya pa. Tatitipin sa akin kung okay na yung lasa. Ayan, kakabayin ko na. Aray ko. Ang init, guys. Tikman ko. Mamali aji na. Kasya. Sabi ko, kulang. Kasi ang dami niya nilagay ng sahog eh. Kulang na yung sauce. Sabi ko, lagyan mo ng asin at saka paminta. Kasi sa atin nilalagyan ng toyo o patis, di ba? Para sa akin, asin at paminta na lang. Kasi, ano na eh, andyan eh, oyster sauce eh, nilagay niya eh. Ay, yung nakaripak dyan, oyster sauce kasi. So, asin at paminta na lang kato. Ngayon, nilagay na niya ng paminta kanina, hindi ko na muna ng video. Ito, hindi ito mareklamo sa pagluluto. Pag ako kasi magluto niyan, siya naman ang mag-aawak nitong camera. Diba? Kaya, madaling salita, siya na magluto, ako talaga. Wow, no, video. Tignan natin kung okay na ba yung lasa. Tumuskos siya. Lagyan niya uli ng asin.
sabi ko medyo matabang pa rin. Sa dami kasi ng sahog na nilagay, pinulang tuloy yung nakaripak ng sauce dito na oyster sauce. Mahalin na si Batman. Oyster sauce wa shoyu haiteru mo ne. Sa Pilipin eh, kore shoyu, shokosho, to patis, ano, sakana no sauce使ってるから。はい。OK。たぶんな。あげるね、さ、プラット、まかかいな。Guys、ito na ang pancit na ginawa ng aking jawaris na si Bronze. Tayo! Ang sarap!何が？サラッブラベ。何が入って？ごさぶしなまけも。アンサラッブラベ、guys。パラナコのさフィリピナス。あのライオン。オイスターソース and salt and pepper。かし、オイスターソース、メイトヨネヨン。Hindi na rin kailangan ng patis at toyo. At ngayon ay makakakain na rin ako ng aking pinapangarap na pancit bihon ni Bruno. Napakasarap guys. Sobra. Okay. This is it.